Kumusta mga Spookify? Handa na ba kayo ulit magbasa ng mga kwentong nakakatakot? Magpapasalamat ako sa admin page at sa inyo na rin. Tara at samahan ang kasunod na mission namin ni Buddy. Kakaibang mission ito dahil mga laman lupa ang na-encounter namin. At aminin kong nahirapan ako at si Buddy. Sana'y kapulutan nyo ng konting kaalaman ang kwentong ito. Matapos nung nakaraan naming pagkaharap ng mga kulto at satanismo at sa sinasamba nila na nilagay namin sa dapat niyang kalalagyan at nang sa ganun ay di na makapangasik ng kamalasan sa lugar nila Buddy, pero expected pa rin namin na kahit anong oras at araw o panahon ay magbabalik sila dahil hanggat may kasamaan dito sa mundo, hindi matatapos ang pag-asik ng mga kababalagan nitong mga kampo ni Lucifer. 3 linggo kami ng pamilya na namumuhay na normal. Walang kababalagan at kung ano mang kamalasan ang naranasan namin. Nakabenta si Buddy ng kalabaw niya. At ang pera ay pinagawa niya ng sariling bahay. Dahil magbubukod na daw sila ng tirahan ni Carla. Kaya kami ni Namoy at Erwin, syempre tinulungan namin ang aming mahal na bayaw. Ginawa pa talaga niya akong karpintero nun kahit alam niyang di ako marunong. Pinasubukan lang niya para makitang mapukpok ko ang sarili kong daliri at pagtatawanan nila ako. Bait, no? So sa loob ng 3 linggo na yun na normal ang pamumuhay namin, isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang number lang. Kaya sinagot ko naman, "Hi, nakikilala mo pa ba ako, Superman?" Familiar yung boses at isang tao lang naman ang sinabihan kong joke na ako si Superman. "Oh, Nurse Mitch. Anong may paglilingkod ko sa'yo, kaibigan?" Tanong ko at habang nakatingin ako kina Moy at Erwin na naglalagari ng kahoy para sa dingding ng bahay ni Buddy. Si Buddy kasi umalis at may binibiling materyales noong mga time na yun. "May favor sana ako sa'yo, Superman. Maaari ka bang makapunta dito sa amin? Gusto kasing patingin ko sa'yo yung kati ko. May kakaiba kasi sa sakit niya. Dinala na namin siya sa ospital pero walang nakitang sakit ang mga doktor. Nung pinatingnan ni Papa sa manggagamot, sabi daw kulam daw. Eh wala naman siyang nakaaway o nakakagalit ang pamilya namin. Naalala kasi kita na may kakaibang abilidad. Di kasi gumagaling hanggang ngayon yung ate ko. Kawawa naman mga anak niya, iyak nang iyak sa kalagayan ng ina nila." Sabi ni Nurse Mitch sa akin na halatang naiiyak ang boses sa kabilang linya. "Hindi ako manggagamot, kaibigan. Tsaka, hindi ko maipapagaling ang ate mo. Kung kaya ko lang sana eh. Naipagaling ko na sana ang pinsan ng partner ko." Malungkot kong pagtanggi kay Nurse Mitch. "Sige na please, nagmamakaawa na ako sa'yo. Sinabi ko na kay Papa tungkol sa'yo. Handa siya magbayad kahit magkano. Magamot mo man o hindi, subukan mo lang. Please, Superman, please na po." Umiiyak na pakikisuyo ni Nurse Mitch sa akin. Nakaramdam ako ng konsensya ng mga oras na yun at nagdalawang isip talaga ako. Hindi naman kasi ako manggagamot eh. "Hoy, sino kausap mo dyan? Napakaseryoso mo ah. Sino ba yan?" Dumating na si Buddy at tinapik ang likod ko. "Ah, Buddy, yung nurse sa ospital. Mamaya ko nasasabihin sa'yo, Buddy ah. Kausapin ko muna to." Bulong ko kay Buddy. At tumangulang ito at tinulungan na si Namoy at Erwin. "Oh, ano na? Pumayag ka na, please." Nagsalita muli si Nurse Mitch sa kabilang linya. "San man na ba yung sa inyo? Sama ko bayo ko ah. Ayaw ko kasing pagdadaan nila ako. Kaya isasama ko siya. At saka pinapaalala ko lang, hindi ko maipapangakong magagamot ko ang ate mo ah. Bukas na bukas din pupunta kami dyan. Tsaka maaari ba wag mo na akong tawaging Superman? Nakakahiya." Pumayag ako sa pakiusap ni Nurse Mitch dahil naawa ko. Sinabi rin niya yung lugar nila para malaman ko saan banda sila nakatira. At nung natapos na kaming mag-usap, bumalik na ako sa pagtulong kina Buddy. At kunento ko na ang pakiusap ni Nurse Mitch kay Buddy. Buti na lang at pumayag si Buddy sa pakiusap. Pero kapalit nun, ginawa niya talaga akong laborer. Inutos-utusan ako ng mokong na yun. Kaya sunod-sunuran na lang ako. So kinabukasan, nagpaalam kami ni Buddy na magsasama kaming bibili ng ready-made na pintuan sa hardware. Nagdahilan na kami para lang hindi mapagdudahan.
50 minutes na biyahe lang kasi malapit lang ang barangay ni Nurse Mitch. At nang marating namin ito, agad kaming sinundo ni Nurse Mitch at ng kapatid niyang babae rin. Matatanaw mo kasi yung bahay nila sa highway. Off duty si Nurse Mitch nun dahil panggabi yung duty niya. Kala ko di ka na talaga darating. Nag-text ako, di ka nagre-reply. Nakangiting sabi ni Nurse Mitch. Umiti lang ako sa sinabi niya. Pero si Buddy, "Hi Nurse! Andito pa rin ako. Kung di dahil sa akin, hindi makakapunta si Bayo dito." Sabat ni Buddy na umakbay sa akin. At pumunta na kami sa bahay nila para tingnan kung ano ang kalagayan ng atin Nurse Mitch. Sa labas ng pintuan, andun ang papa niya, nag-aantay sa amin. Mukhang masungit o strikto ito. Pero nung nginitean kami kumalma na yung kaba ko. Pinapasok niya kami sa bahay nila kaagad. At pagpasok pa lang namin, parang hinihila na ako palabas. Parang may kakaibang puwersa na hindi kami welcome sa loob ng bahay ang nararamdaman namin. Nasa sala ang atin ni Nurse Mitch. Nasa 38 to 40 ang edad nito. Nakahiga. Nakakaawang kalagayan dahil parang na-stroke yung muka. Pero nakakagalaw naman ang kamay at paa niya. Nakabuka ang bibig nito dahil lumobo yung dila. Sobrang lumaki talagang dila nito. Naglalaway ang bibig dahil hindi niya maisara at lumuluha yung mga mata niya. Nakakaawa talaga. Pahirapan silang pakainin daw ito kaya gatas lang. At kailangan pang alalayan. Agad ako nagdasal at inipan ko ang mga palad ko. At inipo ang braso niya. At inilayo ko ang palad ko kagad. Napaso ako. Nagulat ako at sobrang init. Kaya hinipo rin ito ni Buddy. At ganun din, napaso rin si Buddy. Pero pag sina Nurse Mitch o yung mga anak ng ate niya, hindi nila nararamdaman. Kaya nag-request na ako. Kumuha ng tawas, kamanyan o insenso, uling at itim na kandila, yung perdon, pati walis tingting na hindi pa nagamit. Kaya bumili sila. Nung mabili na nila lahat ito, sinimulan ko ng ipahid yung tawas sa katawan ng ate ni Nurse Mitch at pinasindihan ko kay Buddy yung itim na kandila. Pinasindihan ko rin yung uling hanggang sa bumaga. At nung bumaga ng uling, nilagay ko yung tawas na pinahid ko sa katawan ng may sakit. At nagsimula na itong kumulo at sumabog sa harapan namin. Hindi kulam ito. Pinaparusahan siya ng pinakamalakas na engkanto. Sabi ko sa kanila. Pero ayaw maniwala ng ama nila at sinabing kinulam daw talaga ito dahil yun daw ang sabi ng manggagamot. Papatunayan ko po sa inyo, hindi ito kulam. Mali ang sinabi ng manggagamot na kinuha nyo. Ikuha nyo ako ng itlog, nakapapangitlog lang ng bisayang manok. Nung sinabi ko yun, agad namang kumilos ang ama nila at naganap ng kapitbahay na may alagang bisayang manok. Nung makakuha sila, pinakita ko kagad ang nakakapangilabot na masasaksihan nila. Itong itlog na ito, ipapatong ko ito sa kamay ng may sakit. Pag kinulam, tatalon ito. At pag pinarusahan ng engkanto, mababasag ito, pero walang laman ang itlog. Pinakita ko sa kanila, pinaalog ko muna para masiguro nilang may laman, lalo na kay Nurse Mitch. Kitang kita sa mukha niya ang takot o mamamangha siya sa makikita niya. Kahit si Buddy natutulala, bago ko ito ipatong sa kamay ng may sakit, ay dinasalan ko ito at tinipan. Inutusan kong ibuka ang palad ng may sakit at ibinuka niya at ipinatong ko ang itlog ng kamay niya. Ipakita mo sa amin kung nakulam o parusa ito. Ngayon na. At bigla itong nabasag na pinong-pino. Walang laman ng itlog. Marahil tatanungin nyo, asan na yung laman? Kinain siguro ni Buddy. De joke. Seryoso tayo. Nawala yung laman ng itlog dahil ito ang paboritong pagkain ng mga engkanto. Kaya kinuha ko yung walis tingting na hindi pa nagagamit. At pinausukan ko dun sa may uling na nilagyan ng kamanyan. At dahan-dahan kong hinampas ang mga paa ng may sakit at mga braso niya. At inutusan ko si Buddy na ilabas ang walis tingting at sunugin ito. Dapat maging abo lahat, walang konting matitirang parte. Ginawa naman ni Buddy. Pagkatapos nun, nagpakuha ako ng tubig at inalagay ko sa tabo. At nung binigyan ako, dinasalan ko yung tubig at pinahawak ko ang itim na kandila sa may sakit. At sinabi kong ipatulo niya sa tubig ang kandilang itim. Nasaksihan ang lahat ang hulma ng kandila. Isang napakalaking puno ito. Kaya tinanong ko sa kanila, saan may malaking puno sa lugar nila? At bago natin pagpatuloy,
Yung sinabi ko kanina na pagpasok pa lang ng bahay ni na Nurse Mitch, naramdaman ko na ang sumpa na nakakakilabot dito at hindi ganun ang pakiramdam ng may kulam. Abangan niyo ang pakikipagharap namin sa mga kakaiba at salbahing engkanto. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Silent Rasta. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.